Maulang Huwebes na umaga. Yan. Maulan. Maganda sana maligo, kaya lang baka may COVID, no? Welcome guys sa aking garahe. Yan, kamusta kayo? Yan, sa umagang ito, nako, maulan, no? Ngayong Huwebes, kayo, anong ginagawa ninyo ngayon? Yan. Sa vlog episode na ito, gagawa tayo ng bleeding bottle para sa inyong mga preno. Yan. Kung napanood ninyo yung previous episode ko, nag-flush tayo ng brake fluid. Yan. Kung di nyo alam kung paano mag-flush ng brake fluid, panoorin nyo yung video ko. No? Ilalagay ko yung link sa description. Yan. Ngayon, bakit ba napaka-importante na meron kayong bleeding bottle? Ano? Kasi, yung bleeding bottle na yan, eh, medyo may presyo din yan kung bibili nyo sa mga auto shop. Actually, wala sa auto shop niyan. Meron lang yan online. Tingnan nyo yung nabili ko. Ano? Pakita ko sa inyo. Ito yung nabili ko online. Makita nyo, ang liit na bote. Ano? Pero doon sa picture, eh, parang malaki. Yan, pang motor ata itong nabili ko. Pang motor. Ano? Kaya para hindi kayo magkamali, gumawa na lang kayo ng sarili nyong bleeding bottle. Kung napanood nyo yung video ko, ganito yung ginamit ko. Ano? At merong mga level hose. Ito. Yung level hose. So, paano gumawa niya? Simpleng-simple lang. Tuturo ko sa inyo ngayon. Pero bago tayo magsimulang gumawa ng bleeding bottle, eh, kung first time ninyo sa aking channel, mag-subscribe kayo para marami pa kayong panood ng mga DIY maintenance para sa inyong sasakyan. Okay? Yun. Na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Okay. Siyempre, puro sa mga. Okay, paano ba gumawa ng bleeding bottle, no? Para sa ating mga preno. Yan, ito yung ginamit ko nung nag-bleed tayo ng brakes, no? Kita nyo, binutasan ko lang itong katakip para makapasok itong level hose. Okay? Yan, so basically, yan lang ang gagawin natin. So, ang mga kailangan natin, syempre, ay ang extra bottle, no? Malamang naman, siguro, meron kayong ganito, no? Kahit na mga 500 ml lang, tulad nito, na water bottle, pwede na yan. So, huwag kayong gagamit ng mga malaking plastic bottle na malaki yung base, kasi mahirapan kayo kumuha ng ano doon, ng fluid. Pagka nag-bleed kayo ng fluid doon sa malaking base na bote, no, hindi nyo mailalagay ito. Kasi kailangan nyo ng maraming fluid. No? Siguro gaito pa lang kataas, no? 500 ml na ito. Siguro 200 ml, gaito na kataas agad. So, malulubog nyo itong level hose. Okay? So, ang kailangan natin, itong scrap na bote, no? Kahit 500 ml, okay na yan. Kailangan natin ng level hose. Ito. Ayan. So ito yung ginagamit sa ano sa may aquarium, kung may, meron kayong aquarium sa bahay, ito yung standard na ginagamit sa oxygen, ano. Ito yung ganitong butas. Pero may mga caliper kasi, may mga bleeder valve na medyo malaki yung valve. So pwede kayong gumamit ng ganito. Anyway, pwede naman kayo gumamit ng cable tie. Itong cable tie na ito, kung sakaling sobrang laki nitong butas na ito, pwede niyo gamitin yung cable tie para sumikip, no? Yan. Maisok-sok nyo pa rin dun sa bleeder valve ng brake calipers nyo. Yan. So, para mabutas ito, kailangan saktong-sakto siya dito sa ating level hose, no? Kaya kapag pinasok nyo yan, sakto. No? Saktong-sakto siya para hindi lalabas yung air. No? So, pwede nyo gawin yan sa iba't ibang paraan. Ang ginawa ko, ito, gumamit ako ng soldering iron, no? Huwag yung soldering gun kasi hindi siya pointed. Itong gamitin nyo, yung soldering iron para pointed siya. Ano? Yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ito, itong drill, optional ito kung meron kayo. No? Mas maganda ito. Yan. Kung meron kayong drill. Drilling machine. No? Okay?
So, gawin na natin itong bleeding valve natin, o bleeding bottle natin, para magkaroon tayo ng sample na maipakita sa inyo kung paano gawin ito sa bahay. DIY, ano? Yan, kung gusto nyo magpalit ng sarili ninyong brake fluid, yan, madali lang yan, okay? So, ito muna gagawin nyo, gagawa kayo ng bleeding bottle. Okay? Okay, gamitin muna natin yung soldering iron, ano? Tapos pakita ko sa inyo rin kung paano gamitin yung drill mamaya.
we are done. So natunghayan nyo kung paano gawin ang bleeding bottle kapag kayo ay magpa-flush ng brake fluid, ano. So you can either use a drill or a soldering iron, no? Kung wala kayong drill, soldering iron. Kung walang soldering iron, eh gamit kayo ng pako na lang siguro para mabutasan ninyo, no? Yan. So ganun lang kadali. Pwede nyo nang simulan ang inyong pag-flush ng brake fluid. Kung di nyo alam, tingnan nyo yung aking karang video para malaman ninyo kung paano mag-flush ng brake fluid. Alright guys, no, bago tayo magtapos sa ating video, basahin muna natin yung mga comment na natanggap ko sa aking channel so far, ano. And unahin natin yung kay Gel Realiza. Kung nanonood ka, Gel Realiza, yung comment mo 3 weeks ago, sabi mo, disable mo na EGR sir para wala na lilinisan. Pag nagpa-emission test mo na lang buhayin, no? Maganda yung suggestion mo, Gel, ano? Tama nga naman, kapag binlangko natin yung EGR, eh, mas maganda yung magiging takbo ng sasakyan, ano? Ang problema kasi, pag binlangko mo, eh, magiging mausok naman yung sasakyan mo. Yun yung problema dun. Kaya nga, meron tayong EGR. Actually, regulated ng government yan na magkaroon ng EGR ng mga sasakyan para masala yung mga emissions, no? Pad emissions. Saka, mas maganda sa environment na merong EGR. Tsaka yung pa, sabi mo, pag magpapa-emission test na lang bubuhayin, eh, dagdag trabaho pa yun. Ano? Yan. Salamat sa comment mo, Jel. So, babasahin naman natin yung 2 days ago kay Mr. Bawix Bautista. Sir Bawix, no, salamat sa comment mo. Ang sabi ni Sir Bawix ay, "Hi sir, just want to ask your suggestion. Planning to buy second hand na 2014 to 2015 Montero or 2015 Innova. Hindi po ba mahirap i-maintain si Monte compared kay Innova?" Ayan. So just like do sa reply ko sa iyo, no, meron akong 2006, no, na Innova at talagang reliable naman siya. Binenta namin 'yon 2017, 11 years na yung sasakyan. Pero alam nyo yung mga ilalim nun, yun pa rin, walang pinalitan dun. Ganun ka-reliable ang Honda, Toyota. Ano? Ganun siya ka-durable, ka-reliable, napakaganda ng mga parts niya. Maganda talaga ang Toyota. No? Lalo na yung Innova. No? Lalo na yung bago ngayon na Innova, no? Astig yung tsura. Pero pipiliin mo ba yung Innova sa Montero? Siyempre, ang sasuggest ko sa'yo, Montero. Kasi SUV yun eh. No? Sa safety, number one, mas ano ka doon, mas safe ka sa Montero. Power, maghahanap ka ng power, wala kang masasabi sa Montero, no? 175 horsepower, 175 horsepower. Tapos yung ano niya, yung astig factor, di ba? Kapag ka naka-Montero ka, iba ang dating, no? Kasi SUV siya kaysa sa AUV. Though, yung Innova, ayos lang din naman. Pagdating sa maintenance, Sir Bawix, no? Syempre mas magastos ang Montero. Gulong pa lang ng Montero magkano? 'Di ba? Halos 12 mil lang isa ata niyan. Pero yung mga gulong ng Innova, may mabibili ka mga Thailand make 2.5 lang, 10,000 apat na gulong na. 'Yan. Kung meron kang budget, go for Montero. Pero hindi naman ganoon kalaki. Syempre yung gulong naman taon naman ng lumilipas bago talaga maupod, no? Pero the same lang din yun, change oil, timing belt, ano pa ba yung coolant niya, halos parehas lang din naman ang magagastos mo pagdating sa maintenance. Pero ang Montero syempre medyo malakas ng konti ng pagdating sa konsumo ng diesel, konting-konti lang naman, hindi naman kalakihan ng gap sa Innova. Syempre kasi may turbo kasi ang Montero. Pero yung bagong Innova ngayon may turbo na. So mas maganda kung mag-brand new ka na lang kung ako sa iyo. Syempre malaki din ang gap kung brand new Montero at brand new Innova. So kung ang suggestion ko sa iyo ay di mag 2014 o 2015 Montero. Kung 2014 o 2015, yung akin kasi 2014, mas gusto ko bilhin mo yung 2015. Kaunti lang ang price difference tapos mas marami silang nilagay na doon eh.
mas marami silang nilagay na accessories kasi patapos na kasi yung modelo na yun. Kaya ang ginawa nila, nilagay na nila lahat. Yung GLSV na katulad sa akin, yung 2015 yan, merong moonroof, no? Moonroof o sunroof, pares lang yun. Tapos naka leather na yung upuan. Yung akin kasi pina-leather ko pa yun, all leather yung akin. Pero yung 2015, naka leather na yung upuan. Kaya mas maganda yung 2015. Okay, Sir Bawix, no? Salamat sa comment mo, no? Sir Bawix. Next nating babasahin yung 5 days ago lang si Sir Henry Sumalio Jr. Sir Henry, basahin ko yung komento mo, no? Every Wednesday, sir, ang cleaning ng intercooler. Pag may oil catch can, no need na i-clean or pwede pa rin. Salamat sa panonood mo ng aking video na yon kung paano linisin yung intercooler. Yan. Usually, yung intercooler, no, nasa owner's manual nyo naman yun kung kailan dapat linisin, ano. Pero kadalasan, yun, nasa 20 to 30,000 kilometer yun o 2 to 3 years, pwede nyo nang linisin yun. Mas maganda kung ano yung napanood nyo doon sa video ko, ganun yung paraan ng paglilinis nyo. Bakit? Kasi yung iba kasi binubutas na lang, tamad sila baklasin yung intercooler. Lalo na kung maraming mga hassle. Yung iba binubutas na lang, binabaray na para mag-drain na lang yung oil. Hindi ganun. Kaya kailangan baklasin talaga yung intercooler. Salam, ano lang naman yun? Pare-pares lang naman ng paglinis yun. Tapos yung oil catch can na ano mo, na tanong mo, pwede ka magpakabit sa mga auto shop. Maraming mga nagkakabit ng oil catch can. Pero ang oil catch can kasi, ang pinaka-purpose nun is to catch oil, kaya nga catch can. No, iba mababawasan lang niya yung oil na mapupunta sa engine. Tsaka yung carbon deposits na naiipon doon sa intake manifold tsaka sa EGR, mababawasan lang. Pero hindi naman completely walang dumi yun eh. Magkakaroon pa rin ng dumi yun, sir. No? Kaya yung oil catch can, no, although meron kang ganon, maintenance din yun. Kailangan din ng maintenance. From now and then, eh, kailangan mo itapon yung pag napuno na yung catch can mo. Kailangan mo siyang itapon. So, hindi ibig sabihin may catch can ka, hindi mo nalilinis yung intercooler mo, kaya yung take manifold mo. Mapapatagal lang nito, mapapahaba lang nito yung iyong cleaning interval. Now, imbis na 2 years, siguro mga 5 taon bago mo ulit linisin. No? Maganda may oil catch can talaga. Recommended naman talaga ng mga eksperto yan. Yan. Tsaka hindi naman mahal magpakabit ng oil catch can. Kaya narekomenda ko rin sa inyo na magpakabit ka na. Okay, salamat Sir Henry, ano? Yan, sino pa ba? Ito si Sir Gels, no? Ito isa sa mga una kong nag-comment sa aking channel, ano? Yan, basahin natin yung kanyang unang reply. Yung unang reply niya, sabi niya, yan ang napapalan natin na nasa bahay lang. No, tama yan, no, Sir Gels, no? Kasi home quarantine tayo. Pero actually talagang may maintain ko naman na talaga yung sasakyan, i-repair ko na talaga. Lilinisin ko naman na talaga yung intercooler. Kaya sinadya ko na talagang kuhanan siya, na i-film siya para sa inyo rin, ano. Yan. So sabi niya gagawin din niya ito, sabi niya. Salamat sa info. At nag-comment back siya 6 days ago. Ang sabi niya, okay na sir, nagawa ko na din 'yan. Grabe, daming kulangot. Kulangot yung tawag niya doon sa oil, ano. Yung gasolina, pag sinindihan mo, di naliliyab. Totoo yun, sir, no? Kasi sobrang dumi, yung gasolina talagang hindi naliliyab, no? Salamat sa pag-apply mo, no? Dun sa iyong intercooler na napanood mo sa video ko. Sana mapanood mo pa rin yung iba kong mga video tungkol sa iba pang mga dapat i-maintain sa sasakyan. At sana mag-subscribe ka rin. Hindi kita nakikita dun sa aking subscription list, eh. Subscriber list ko, eh. Or siguro naka-private ka lang, ano. Sir Gels, no, maraming salamat, ano. Ayan. So, meron pa si Mr. Kending Lasan, no. Ang sabi niya, gawa ka naman, boss, ng video sa coolant change. Ayan. Actually, Sir Ken, no, nag-coolant change na ako. Siguro mga August o November yun, kalimutan ko na. Kaya naka-schedule ako ng coolant change mga November. Do sige, pagka natapos tong quarantine na to, tong crisis na kinakaharap ng bansa natin, gagawin ko yan, bibili ako ng coolant sa auto shop para mapakita ko sa'yo kung paano mag-change ng
kulat, kulat ng radiator. No? May dalawang paraan kasi kung paano dapat mag-change ng kulat. Meron pa tinatawag na flashing. Sa iyo yun, kung gusto mo, papakita ko sa iyo lahat yan. Yung dalawang klaseng coolant change kasi, yung kalahati tubig, kalahati coolant. No? Merong ganun. Sa iyo yun. Yung iba naman, yung pre-mix, no? Wala ng tubig, nakamix na siya, dalagay mo na lang. Yan. Kaya, kung mas maganda sa iyo, no? Parehas lang yun. Pero syempre, mas maganda kung OEM ang ilalagay natin. Medyo mahal nga lang ano, yung Mitsubishi na coolant. Long life kasi yun. Hindi na hinahaluan ng tubig yun. Ano. Pero may mabibili ka naman na ibang mga brand, aftermarket brand, na premix na rin. Okay, salamat Sir Ken. Ano? Sabi naman ni MB, ito isa sa mga subscriber ko to, si MB. Actually, kilala ko to, si Michael to. Ang sabi niya, very helpful daw yung pagpalit ng gulong kasi hindi siya marunong magpalit ng gulong. Yan. Tsaka, kailan daw dapat magpalit ng brake fluid? Yan. Yung brake fluid, pagkabago ang sasakyan mo, siguro abuti na 3, 4, 5 taon bago ka magpalit. Pero kung matagal na yung sasakyan mo o luma na, siguro 2 to 3 years, no, palit ka na agad. No? Kasi madaling dumumi yan, madaling umitim yung brake fluid. Yan. Kung hindi naman hassle sa iyo, magpalit ka every 2 years, no? O tignan mo rin yung iyong owner's manual. Tapos meron na lang isa pa, si Sir Bong Kali. Ang sabi ni Bong Kali, Sir, Fortuner na D4D na 3.0 naman please. Yan. Salamat Sir Bong Kali ano sa iyong komento. Ang problema kasi wala akong Fortuner na D4D. Pero huwag ka mag-alala kapag mayroon akong friends na gustong magpa-linis ng intake manifold, mag-re-recommend ako o ang tawag dito, magsasuggest ako na ako na lang ang maglinis for free para makunan ko to, ma-film ko para sa iyo, no? Para sa inyong lahat. Ano? Do yung Innova ko dati, D4D yun eh, kaso 2.5 lang yun, siguro iba itsura ng 3.0. May mga konting abubot lang naman yan, merong turbo, tapos mas malaki yung kaha, ganun lang naman yun, pero parehas lang din naman yan. Kung ano yung nakita mo sir dun sa aking video, ganun din yun, parehas lang din ang pagbaklas, pagkabit, no, at paglinis, no, gagamit ka rin ng diesel yan. Pero kamagala sir Bong, ano, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag DIY sa Fortuner, no, sikapin kong gawin sa iyo. Gawin yun para sa iyo, no? Para sa inyo. Okay? Sana lang pala, mayroon pang isa. Sabi dito ni Sir Melvin Manalo, Sir, sana sa Hilux Toyota, aabangan ko, no? Ito naman, may kinalaman dun sa EGR cleaning, no? Salamat, Sir Melvin, sa panonood mo at alam ko natuto ka rin dun sa aking EGR cleaning, ano? Yan, wala ka kasing makikita na EGR cleaning sa, ano, sa YouTube, ano? Kahit i-search mo dan, i-search nyo sa inyong YouTube na EGR cleaning, wala kayong makikita na malinaw talaga ng pagkakalinis. No? Kaya nagpapasalamat ako sa mga nag-like sa aking video, sa mga nag-comment dito, lalo na dito sa EGR cleaning, sa mga most viewed videos ko. Ang sagot ko sa kanya, unang-una, hindi ko kasi alam ang itsura ng Hilux, no? Yung engine bay niya, hindi ko alam. Pero malamang na katulad din yan ng Innova, nung katulad ng akin dati. At D4D rin yan. Hindi ako nagkakamali, ano. Yan. So, yung EGR, sir, no, Sir Melvin, ay matatagpuan mo yan, nakakabit sa intake manifold. Kadalasan, ano. Kasi kasama yan dun sa air intake system. No? Kadalasan, nasa likuran yan, bandang right side ng inyong engine. Ano? Siyempre, siguro iba lang itsura ng EGR ng makina mo, pero pare-pares lang yan ng sistema, na procedure. Tignan mo masyado, tignan mo ng maigi. No? Yung throttle body, alam mo na itsura, pare-pares sa itsura ng throttle body. Tapos yung intake manifold, yung parang mga pipe na papuntang makina, yun yung intake manifold. Nasa gitna lang yung EGR. Tignan mo lang, no? Makikita mo yung EGR. Pag nakita mo yun, yung EGR ng makina mo, sa Hilux mo, tanggalin mo lang, malilinis mo na yun. Hindi naman komplikado yun. Parang plug and play lang yun, sir. Ganun lang siya kadali. Yan. So, yun lang, no, guys. No? So far, yan lang yung mga comment na babasahin ko ngayon. Kasi, syempre, maliit pa lang naman yung channel ko. Pero, tutuwa ako kasi kahit papaano, kahit wala pang 100 subscribers ang aking channel,
marami ang nagkakaroon ng interest. Tsaka magaganda yung comment na natatanggap ko. Kaya para sa inyo, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa aking mga videos. Sana tangkilikin nyo pa yung mga future videos ko, no? At huwag kayong mahiyang mag-comment. Comment nyo lahat. Kung may mga tanong kayo, huwag kayong mahiya. Sikapin kong sagutin niyo, no? Kaya kahit na small channel pa lang tayo, tuwan-tuwa ako. Positibong-positibo ako na mag-grow tayo. At hindi ko kayo bibiguin lahat ng mga nalalaman ko sa pagiging mekaniko, pag-ayos ng sasakyan. Popost ko lahat dito sa YouTube channel na ito. So, kung first time nyo sa channel ko, pakisuyo na i-like itong video na ito kung natutunan ninyong mag-gumawa ng bleeding bottle para sa pag-bleed ng inyong mga sasakyan. Pakilike itong video na ito at consider subscribing na rin, no? Para updated kayo sa aking mga new videos. Maraming salamat po, no? At sa uulitin,